Kanina, nagkaroon ng press release ang DOH tungkol sa ika-anim na COVID case sa bansa. So kanina habang pinapanood ko yung live streaming na yun, napansin ko sa comment section na maraming naiinis kasi English yung ginagamit. At habang naintindihan ko kung bakit yun ginagawa ng DOH, kasi syempre global yung audience na kausap nila, naisip ko lang na baka makatulong ako na ipaliwanag ng mas simple kung ano yung mga nangyayari. Diba? Hindi naman natin kailangan matakot. Pero at least, malaman lang natin yung tamang impormasyon na kailangan natin. So, try natin discuss today kung ano na ba talaga yung nangyayari ngayon sa bansa. Ano ibig sabihin ng Code Red Sub-Level 1? Ano ang symptoms ng COVID-19? Kailan kayo dapat magpa-check up? Sino ang nangangailangan ng testing? Ano yung dapat gawin? At ano pa yung aasahan natin sa mga susunod na araw? Pero bago tayo magsimula, please don't forget to subscribe to my channel. Malaking tulong po yan. Okay, ito yung mga pag-uusapan natin. No? So, magsimula tayo sa highlights. Dalawang bagay yung kailangan nating ma-take note sa ngayon. One, anim na yung cases ngayon sa bansa. Kung bakit siya alarming, kasi yung fifth case, siya yung unang case ng local transmission sa bansa. Yung first three kasi, galing silang China, Wuhan, China. So, understandable yun. At na-contain na natin yun. Pero yung alarming is, yung fifth na case ay walang travel history. Or nagkaroon siya ng COVID at nahawaan niya asawa niya. So, yun yung sixth case natin ngayon. So, pareho silang confined sa Research Institute for Tropical Medicine as of March 5. Pero bukod dun sa anim na yun, alarming din siya for me kasi may dalawa pang cases ng mga bumalik sa Australia at Taiwan pero dumaan sila ng Pilipinas. At dun sila na kitaan na COVID positive pala sila. So, naka-alarma siya para sa akin kasi bakit hindi nakita dito pa lang? Diba? So, medyo kulang din yung testing measures natin. Dahil sa lahat ng pangyayaring to, naglabas na yung DOH ng alert system to Code Red Sub-Level 1. Ano ibig sabihin nito? Okay, so hindi tayo dapat magpanic. Kasi sa ngayon, hindi pa naman kalat yung infection, technically. But according to DOH, Code Red Sub-Level 1 is a preemptive call to prepare for possible increase. So, ito yung stage na maghahanda na dapat lahat ng tao. Maghanda na ang publiko, government, even the private sector. In case na kumalat man yung sakit na to, no? So, sa sub-level 1, ang priority ay yung i-check yung mga tao na nagkaroon ng travel history and sino yung mga nakasama nila, nakausap. Sila yung mga itatrace as of now. Ibig sabihin na to ay padadaliin yung pagkuha natin ng mga critical na resources at supplies and paiigtingin pa yung mga quarantine measures na ginagawa sa ngayon. Ngayon, ano ba yung mga symptoms na kailangan nating bantayan? Pwedeng may fever, cough, body aches, fatigue. Yung iba, nagkakaroon ng cases of diarrhea, difficulty of breathing, pneumonia, at sore throat. Pero kung kayo'y may sakit naman, or nakikita nyo na itong mga simptomas na to, hindi naman agad-agad kailangang magpa-check up sa hospital. Kasi delikado rin namang lumabas pa. Pwedeng mag-self-quarantine muna sa bahay, huwag mo nang lalabas, di ba? Or kung kailangan talagang lumabas, mag-face mask para hindi makahawa. Case-to-case basis rin to, iba-iba yung epekto nitong COVID-19, no? So, papansin natin sa mga pangyayari, mas mabilis maapektuhan kung mas matanda or mga mas bata. Kasi mas mahina yung immune system. Sa mga cases dito, 81% sa kanila ay mild cases. 14% doon ay severe or malala. At 5% yung critical talaga. So again, hindi lahat kailangang magpa-test kasi hindi naman kaya ng capacity ng lahat ng hospitals natin na lahat ng tao i-check. Pero ang priority sa ngayon ay mga may travel history and those who came in contact with COVID-positive patients. Ngayon, ang ongoing efforts ng pamahalaan ay magkaroon ng contact tracing. Hinahanap nila yung mga taong nakausap ng mga patients na positive, no? Tapos chine-check kung meron silang COVID ngayon. At yung mga tao na may travel history. Tapos yung mga areas na affected, like yung sa Green Hills na nangyari, nililinis nila, dinidisinfect nila yung areas. Pero para sa atin, ano ba yung mga pwede nating gawin as precautionary measures or mga para mag-ingat tayo, di ba? Unang-una dyan yung hand hygiene, maghugas lagi ng kamay, magsuot ng face mask. Pero sa totoo lang, medyo mahirap pa rin yung ganyan kasi hindi pa natin talaga alam kung
paano ba talaga natatransmit? Kasi puro haka-haka pa lang sa ngayon. And sa ibang cases na naririnig ko, the virus is airborne. Yung iba sabi natatransmit kahit sa mata, kaya yung iba mag-goggles pa. Kaya dahil doon, may social distancing talaga. Or mas mainam na kung kaya namang iwasang lumabas, huwag mo na masyadong lumabas, di ba? Huwag mo nang pupunta sa concert, huwag mo nang pupunta sa mall para lang gumala, di ba? Unless kailangan talaga, like mag-grocery tayo or something. Of course, also observe proper etiquette sa mga tao na nakaramdam naman ng mga symptoms, do self-quarantine at magsuot na rin ng face mask para hindi na rin tayo makahawa sa iba. Pero ang pinaka-importante talaga nating magagawa sa ngayon ay pataasin yung immune system natin. So matulog ng maaga, eat healthy, drink vitamins na vitamin C at may zinc. Kailangan daw yung zinc kasi yun na makakatulong para makaiwas tayo sa mahawaan ng flu. Ngayon, paano ire-report? For those who came in contact with COVID-positive patients, you can get in touch with DOH for a proper referral to a health facility. So ito yung contact details nila. You can call 02-865-17800, local 1149 or 1150. Ano na yung mga next steps natin? Ano? Sa ngayon, pumayag na ang Pangulo na magdeklara ng State of Public Health Emergency. Pero aabangan pa natin ano yung mga i-expect dyan sa statement na yan. In the meantime, yung World Health Organization ay tumutulong naman sa atin. So, nagpadala na sila ng mga test kits, 5,000 last week. Tapos may aasahan pa tayong bagong set ng test kits next week. And nandiyan yung USAID na sumusuporta sa World Health Organization. In case na lumala yung sitwasyon, ang aasahan natin ay yung possibility na magkaroon ng community level lockdown at office at school suspension. Pero sa ngayon, hindi pa daw kailangan ayon sa DOH. So ngayon, nasa sub-level 1 tayo. Kailan siya magiging sub-level 2? Mangyayari ito kapag nagkaroon na ng mga unrelated cases sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero sa ngayon, wala pa. Ang maipapayo ko lang guys ay yung sinabi ni DOH kanina na it's not a question of if, but a question of when. Hindi natin may iwasan, nakakalat talaga to. Kailangan talaga nating maghanda, kailangan talagang tulong-tulong kasi hindi to magagawa ng iisang tao lang. Kailangan talaga magtulungan ng public sector, ng private sector. Tingin ko kailangan magkaroon ng mas malinaw na mga regulations. As early as now to have preemptive measures. Kasi hindi pwede yung magpapanik tayo or maghahanda pa lang tayo or scotch tape method na naman kapag lumala na yung sitwasyon, diba? Huwag tayo magpanik, but I think let's be prepared. Yan guys, sana nakatulong sa inyo ang aking video. Kung meron kayong mga comments or suggestions, please let me know in the comment section below. Thank you guys for watching!